may prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Inday Sara. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Inday Sara. Oh, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si when the night has come, o madalas lumalabas, banyong bigaya, ako ay nandirito na Santa Cruz, Laguna, upang sa inyo'y magpasalamat. Dahil kung hindi sa inyong lahat at kay Inday Sara Duterte, wala pong Andrew E.
Pablo at ngayon ay Santa Cruz. Maraming salamat sa ipinapakita ninyo na pagmamahal sa amin dito sa Laguna para kay Bongbong Marcos at Sara Duterte. Maraming salamat! Mahal namin kayo, mahalin natin ang Pilipinas. Kaniyot lang, sir. Hindi ko siya mabasa, iha. Padala ko dito. Okay. Okay. Ano ba unahin ko? Unahin ko muna yung green, ha? Vice President muna. Maayong tanghali, balota for Manang Inday Sara. Mag-amping sa Ginoo na ikaw ang makadaog. Oras na, Sara Duterte, na ikaw ang Vice President ko 2022. District 4, Kalayaan Chapter, Barangay San Juan. Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Maraming salamat! Duterte! Duterte! Oras na, BBM na, number 7 sa balota. Bongbong Marcos, ikaw ang President ko 2022. District 4, Kalayaan Chapter, Barangay San Juan, mag-ingay! 17th President ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Maraming salamat po, Laguna, sa pagmamahal ninyo sa amin. Ang unity po ni Bongbong Marcos, may sinasabi kaming tatlong bagay na importante para sa ating bayan ngayon. Unang-una po, kailangan natin maibalik ang mga trabaho na nawala dahil sa COVID-19 pandemic. Dapat tuloy-tuloy po ang pagbukas ng ating bansa. Sama-sama tayong babangon muli galing sa kahirapan na dulot ng pandemya. Pangalawa po, ang kalidad po ng edukasyon ng ating kabataan. Yan po ang sandigan ng mga magagandang trabaho para sa kanila. Pangatlo po, yung pong kagustuhan ng lahat ng tao, hindi lang ng mga Pilipino, mapayapang pamumuhay sa ating mga komunidad na wala pong nanggugulo sa atin, na tayo po ay nakakapagtrabaho, nakakapaghanap buhay, at yung ating mga anak pumapasok sa paaralan na hindi tayo natatakot na merong mangyaring masama sa kanila. Yan po ang unity ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Bakit po unity? Bakit po Marcos Duterte? Dahil po as a voter, butante ako. Importante sa akin na ang tao na nagpipresenta maging pangulo, meron siyang experience sa pagiging manager. Yang pong experience na yan ang makakatulong sa kanya, sa trabaho niya, sa pagiging pangulo ng ating bansa. Ako po, si Inday Sara Duterte. 3-term mayor po ako ng siyudad ng Davao, isang term ako na vice mayor. Sa loob po ng 6 na taon, galing po ng 2016, nang ako'y maupo na mayor ng Davao, nagawa po ng Davao City na maging pang-4 sa buong Pilipinas sa most competitive city. At kami po ang pang-8 pinakamayaman na siyudad sa buong Pilipinas. Nagagawa po yan ng mga tiga Davao, kaya po yung gawin ng Pilipinas. Dahan-dahan po, tuloy-tuloy, nakaunlaran para sa ating bansa. Yan po ang unity namin ni Bongbong Marcos at Sara Duterte.
amang tanan sa pagmahal ug suporta na ginahatag ninyo sa amoa. Ang aming pamilya ay meron pong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po gusto niyang malaman na sa pagtatapos ng kanyang termino ay nasa puso niya ang pagpapasalamat sa suporta ninyo, mga taga-Laguna. Mayor Indaysara, nasaan po si Baste? Siya po ang kasalukuyang acting mayor ng siyudad ng Davao dahil nandito po ako sa inyo ngayon sa Laguna. BBM, handa po akong bigyan kayo ng apo kay Sandro. Ready ka na ba maging lolo? Apo BBM? Mano po, lolo? Ay apo, handang heta. Ma'am, kunin namin yung contact details mo. Pagkapag ganito po, Inday Sara. Kapag ganito po ay Duterte, kapag ganito po ay Burger, meron pong kasabihan na kapag ikaw ay binato, ay batuhin mo rin ng tinapay. Tinapay, sabi po sa Biblia. Kapag kayo po ay kinansel o binoykot dahil tumulong, sumuporta ng kampanya at bumoto kayo ng Marcos at Duterte, ang gagawin niyo po ay batuhin ng burger ng Unity ni Marcos at Duterte. Maraming salamat! Maraming salamat! Para po na sa ni Senator Bong Mibila at saka ng kanyang may bahay, si Mayor Lani, na nandito, kinantahan pa tayo. Ako'y nagpapasalamat po dahil alam ko po na medyo tanghali na. At sabi ko, ay matagal kayong nagkantay dito at masyado ng mainit ang panahon. Ngunit, matalo yung init ng panahon sa init ng salubong na binigay ninyo sa amin ng Unity. Maraming salamat po. Pagpasok ko na, sabi ko, maganda ito. Maganda yung crowd dito. Very excited, kapo. At pati yung mga dalagin din, hinihiyaw. Magmamalaki na ako. Eh, kapo, kita ninyo, may asin pa. Sabay sinalubong ako ng sign. Nasaan si Sandro? Ano yung mga sulat dyan? Sandro, iyon na ako.
Nasaan si Sandro? Ilabas ko na rin si Sandro. Ay, hindi, hindi ko nalo ko si Sandro. Si Sandro, si Sandro yung panganay ko. At hindi ko na po sinama dahil ang payo sa akin ng aking mga magulang, huwag kang aakit ng entablado na may kasamang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya iniwan ka na sa bahay. O meron naman ako, meron pakis naman daw. Bibigyan ng pakis. So meron ako isa. Maraming maraming salamat. Alam ko nagantay kayo. At nakabilag tayo sa araw. Ngunit nandito pa rin kayo. At tuloy-tuloy pa rin ang pahayag ninyo ng suporta at ng tiwala para sa Uniteam. Alam niyo naman po. Ayan, tingnan ninyo. May picture, may Daisara, may picture po. Pero kasama pa rin si Sandro. Sembong, baka pwede mo nang i-sponsor si Sandro, pwede naman showbiz. Ano po ang isa? Maraming salamat sa inyo lahat, mga tiga Santa Cruz, tiga Laguna, sa napakainit nga ng salubong na ibinigay ninyo sa amin. Kami po ng Unity, narinig nyo po ang ating mga senador at bukod sa lahat, narinig nyo po ang ating magiging susunod na Vice Presidente. Ako po ang pinakamapanat. Dahil ang nakasama ko po ay ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang, at bukod sa lahat ay may pinakamalalim na panindigan sa pagmamahal sa bansa ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya po, napakagandong pakinggan po ang sigaw ng Bongbong Sara dahil naaalala ko kung gaano kagaling ang naging kapartner ko dito sa kampanya nito at kung tayo'y papalarin ay sa darating na halalan. Kahit ganyan kainip ang salubong na natatanggap namin, lagi namin naririnig, kailangan natin gawan ng paraan para ibaba ang presyo ng kuryente para hindi masyadong nahihirapan ng taong bayan. Lahat ng sakuna, lahat ng kahirapan, lahat ng hamon na hinarap sa Pilipino, tayo ay nakaraos dahil tayong mga Pilipino ay nagkaisa. Kaya po yan ang aming naging adikay, ang pagkakaisa. Dahil po, malakas po ang loob natin kapag tayo ay lahat ay kapit-bisik. Sama-sama lahat ng mamamayang Pilipino na hinaharap ang kahit ano pang kahirapan, kahit ano pang sakuna, at tayo ay hindi lamang makakaraos, tayo sisikat pa at magiging mas malakas, mas magaling, at mas maging hawa ang buhay kaysa sa nakaraan. At ang sigaw ng ating mga kababayan, ay sigaw nila, kasama ako sa pag-uunlad ng Pilipinas. Kasama ako sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kasama ako sa kinusan ng pagkakaisa. Ay tayo ay haharap muli sa buong mundo. At ipagmamalaki natin, tingnan nyo kami mga Pilipino.
Kahit ano'y patunin nyo sa amin, kaya namin harapin dahil kami ng kaisa, dahil kami ng mamahalan. Kami ay nagkakaisa. At pagsigaw natin sa buong mundo, ipagmamalaki natin isa, magmamayapag ulit tayo. At sisikat ulit tayo at sasabihin natin sa buong mundo, ako ay Pilipino, taas nyo kahit kanino. Yan pa ang layunin ng unity. Aming sinisigaw ng pagkakaisa ay ibalik na po natin, hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi sa buhay natin, sa pag-araw-araw natin, isa buhay natin nang sa ganun maibalik natin sa ating lipunan ang pagkakaisa, ang pagmamahal, ang pagkamakabayanihan ng Pilipino. Maaasahan po natin, makikita po natin, gumanda na ang buhay ng ating mga kababayan. Ang mga Pilipino nagkatrabaho ulit, may pera ulit sa bulsa, pambayad sa pangangailangan, may pagkain ng kanyang pamilya, may pag-aral ng kanilang anak, at bukod sa lahat, ay mabigyan ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang dalawang taon. Ito po ang ating pangarap. At tayo makakamtan po natin ito. Basta tayo nagtulungan, basta tayo magkaisa, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming po salamat! Mabuhay ang Pilipinas!